Samantala, mga residente naman na nakatira sa danger zone, agad na inilikas daw po ng LGU sa Quezon City. Si Chris Lucas nagbabalik para sa detalye ng balitang yan. Yes, Chris? Maagap na ipinatupad ng pamahalaan ng Lungsod Quezon ang paglilikas sa mga residenteng nakatira sa mga danger zone sa iba't ibang distrito ng lungsod. Ito ay sa gitna ng pananalasa ng bagyong Karding simula pa kahapon ng umaga. Agad din namang nagdeklara ng suspension ng klase sa lahat ng antas ang LGU alinsunod sa DepEd Order 37 Series 2022 upang maiwasang maipit sa baha at trapiko ang mga estudyante. Suspendido na rin ang COVID vaccination sa buong syudad. Nananawagan din ang pamahalang lungsod ng Quezon sa mga pribadong kumpanya na ikonsidera ang pagsuspende ng pasok ng kanilang mga empleyado dahil sa bagyong Karding na umabot na sa Signal No. 4 dito sa Kalakhang, Maynila. Samantala, tuloy naman ang biyahe ng mga bus na nagbibigay ng libreng sakay at bumibiyahe sa loob ng Quezon City upang mapanatili ang mobility ng mga tao sa loob ng lungsod. Ang mga bus na nabanggit ay maaari rin gamitin sa evacuation procedure kung kinakailangan. Sa kaugnay na balita, hinimok naman ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga operator ng mga bus na may biyaheng roll-on-roll-off o yung mas kilala sa tawag na RORO. Nasuspindihin ang mga biyahe at alalayan naman ang mga pasaherong na-stranded na. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DCRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV. Thank you, Chris, sa balitang yan.